Kumusta mga lalabs? Welcome back to my channel. Ako po ang inyong lalabs na kusinera, home chef. Yay! Mga lalabs, today hindi ako magluluto dahil ang magluluto today ay si Dico ng kanyang fried chicken with potato fries. So, wala nang marami explanation. Ayan, start na tayo mga lalabs. Meron si Sebastian ditong mixed part ng chicken. So, titimplahan lang niya ng 5 tablespoons ng soy sauce. Ayan, pangpalasa. So, short lang natin yung video. 5 tablespoons yan mga lalabs. Nilagyan din niya ng calamansi juice, mga 5 perasong calamansi. And nilagyan din niya ng seasoning, ang dagdag pampalasa. And ang black pepper, syempre hindi mawawala. Oops, natambak sa isang lugar. So ayan, kalat lang niya. Ayan, imimiss lang niya to or imamarinate lang niya yung chicken sa kanya mga condiments na nilagay. And ibababa niyo siguro to kasi maaga pa ngayon. Ibababa niyo siguro sa mga 3 to 4 hours. So malasa na siya bago lutuin. Ayan, kinamay na niya and imamarinate lang niya. Para yung ating mga ingredients na nilagay eh, ayan, malagay lahat doon sa ating chicken. Iba't ibang klase ng parts ng chicken. May leg, may thigh, may wings. Ayan, dahil hindi naman tayo pare-pareho ng gusto. Ako, gusto ko lang leg or thigh. So ayan, marinate lang din niya. So ayan, and ayan, so ina-arrange, and after i-wrap lang din niya ulit ng mga 3 to 4 hours. At after niyang ma-marinate yung chicken, gagawa naman siya ng breading. Ayan, nag-mix lang siya ng 1 cup all-purpose flour, 3/4 cup ng cornstarch, garlic powder and black pepper and a little bit of salt, pampalasa lang. So tansya-tansya lang yung kanyang ginamit yan, and naglagay siya ng 1/2 teaspoon ng baking powder. Ayan, yung pangpapap or pangpalutong doon sa ating chicken kapag pinirito na natin siya. And imimix lang din niya yung kanyang mga ayan, sa kanyang mga ni-ready. So mix lang din. Mix lang mabuti para mag-even yung mga ingredients sa kanyang pinagsama-sama dyan. So, ayan. O, diba? Sariling breading. So, ayan. Pwede pa kayong maglagay dyan mga lalabs lang kung ano yung gusto nyo idagdag. At magbabawas siya ng 1/2 cup ng breading sa ginawa niya. Ilalagay niya sa isang bowl. So, ayan. So, ito yung kanyang kinuhang 1/2 cup na breading na ginawa niya. And nilagyan niya ng isang itlog. And 1/2 cup ng water. So, ayan. And imimix lang din niya tong kanyang ano. Ito yung gagamitin niya mga lalabs na pang-coat para mag-coat ng breading yung ating chicken. So, ayan. Andyan din yung lasa. Ayan. After niyang mamix, so, ayan, ready na yung kanyang chicken na binabad. So, ayan. Dip lang din niya dun sa kanyang ginawang breadings. Ayan. Para dagdag lutong niya dun sa ating chicken mamaya kapag pinirito. So, ako dati kapag gumagawa ng ganyan, sa itlog ko lang din isinasaw-saw. So, ayan siya. Meron siyang mix ng breadings na ginawang pagsasawsawan. And syempre kinote lang din yun ng kanyang ginawang breading. So ayan, lagyan lang din muna niya lahat ng breading yung kanyang minarinate na chicken para nga naman pagka pinirito na niya mamaya eh dire-diretso na. Siguro next time mga lalabs, magkakaroon kami ng alam mo yon, parang battle. Yeah, yung parang o sige, ito yung ingredients mo, ito yung timpla mo, ito yung ingredients ko, ito yung timpla ko, siguro next time. Ayan. So, mag-start na siyang magprito ng kanyang chicken na ready na rin naman niya lahat na
So, ayan, at ipiprito na rin niya yung kanyang iniredding pang-fried chicken. So, ayan, hindi pa masyado mainit yung mantika. Mainit, pero hindi masyado mainit. Ayan. So, ayan. Malalaki yung hiwa ng chicken, eh. Mas malalaki pa sa hiwa ng McDo at ano, Jollibee, o ano. So, ayan. So, apat ng alaman. At habang nag-prito na siya ng kanyang fried chicken, ayan, inire-ready na rin niya yung kanyang potato fries. So, ayan. O, diba? Pang Jollibee, pang McDonald's lang, mayroon din kaming potato fries. So, ayan. Hiniwa-hiwa lang din niya ng parang french fries. Ayan. And binabad lang din niya sa tubig para huwag siyang mangitim. Ayan. Balik ulit sa kanyang piniprito. Maligtad. Ay, yung kanyang apoy hindi sadya talagang malakas. Para nga naman ano. Unti-unti yung luto. Hindi luto pilit. So, ayan. At magpapakulo na rin siya ng tubig para din sa kanyang potato. So, ayan. Pakukuluan lang din niya yung saglit. And, dati gumawa na rin siya niyan, kaya lang yung may breading siya nakalagay. So, ngayon itatry niya yung plain lang na french fries. So, naglagay siya ng konting oil. At iintay na lang niya kumulo yung kanyang, ayan, pinapakulong tubig with oil. So, ayan, nakaluto na siya ng first batch niyang fried chicken. And, ito na yung second batch. So, apat lang din ang laman. Ayan, at inilagay na niya yung kanyang hiniwa-hiwang potato. So, pakukuluan lang niya yung potato ng 3 minutes para lang magkaroon siya ng konting lambot. Pero, hindi yung luto kasi pagkaluto magkakaputol-putol. So, konti lang. Pinakuluan lang sa may konting oil. Kasi nga, di ba, pag bumili tayo ng french fries, yung pag hinawakan mo siya, talaga medyo may oil-oil na. So, ayan, at luto na yung kanyang, ay, hindi luto. So, tapos na niya pakuluan yung kanyang french fries, ay, yung kanyang potato fries, and inilagay lang niya sa malamig na tubig. So, bakit inilagay sa malamig na tubig? Para mag-stop na yung procedure nung pag, or para hindi na siya maluto pa doon sa sariling init. So, ibig sabihin para mag-stop na yung pagluluto. So, ayan. Diba? Babad lang niya ng konti dyan sa ano, sa malamig na tubig. So, ito na yung kanyang konting pakulong potato. Potato. Ayan. So, yung chicken, tinatapos na lang din niya maluto. So, ito na. Mag-fry na siya ng kanyang potato fries. So, ayan. At sinagay na rin niya yung kanyang potato. Half lang din siguro. Ayan. So, ayan. Pakukuluin lang din niya yan hanggang sa maluto. And kapag ginawa niyo ito mga lalabas, huwag niyo nang, pag naikalat niyo siya, na-flat niyo siya, huwag niyo nakaluhaluin. Hayaan niyo na lang siya dyan hanggang sa tubig ka siya at maluto. And pagluto na, hango na. So, ayan. Hinahango na rin ni Sebastian yung kanyang potato fries. And sinalang na rin niya yung second batch. So, yung feeling namin ngayon, nakaano kami, Jollibee, chicken Jollibee with french fries. So, ayan, at nagpa-plating na siya ng kanyang fried chicken habang iniintay niya maluto isa pang batch ng french fries. And inilagay rin niya dito sa gilid, katabi ng chicken. So, ayan. So, ayan, at luto na rin yung second batch ng kanyang french fries. O, diba, para ka na rin naka-Jollibee. May french fries with fried chicken. And nilagyan ng iodized salt. Naipon na naman sa kabilang gilid sa ikakalanay. O, diba? Ito na yung kanyang potato fries. With fried chicken. O, diba? Hindi nyo na kailangan lumabas mga lalabs. Yahoo! Gravy na lang ang kulang. So, hindi nakapagluto ng gravy. Ketchup na lang. Wow! So, ayun, at luto na ang fried chicken with potato fries ni Sebastian. So, salamat mga lalabas sa pagsama nyo po ulit dito sa aming kusina. Don't forget to like and subscribe sa my YouTube channel. God bless!